So naging laban ng Alas Pilipinas kontra dito sa kupunan ng Vietnam, mga kaibigan, na nakita natin kung papaano nagkaroon ng dayaan. Well, mga kaibigan, sa set 1 maganda at mainit po yung naging laban. Maganda rin naman kahit papaano yung first 6 lineup nga po ni Coach De Brito, mga kaibigan. Pero nakita natin hindi rin nagamit yung ibang mga player. Tulad nga po no ni CC Rondina no, na nung third set pa no ipinasok. Hindi rin po napasama sa lineup ito nga po si Angel Canino no. Ito si Gemma Galanza, wala rin po no. So hindi sila nakapaglaro, mga kaibigan. Hindi na rin malaman kung anong problema. Siguro hindi sila isinama nitong si De Brito. So hindi masyado nagpapalit no ng mga player. O first 6 lineup ito si De Brito, mga kaibigan. Hanggang sa set 3 ay babad na babad po yung first 6 lineup niya. So set 1 dito mainit ang laban, mga kaibigan. Kahit papaano talaga at hindi nga po nagkakala yung score ng Alas Pilipinas at ng Vietnam dito nga po sa set 1, mga kaibigan. Pero nanaig ang magandang game street momentum ng Vietnam. So natalo ang Pilipinas sa score na 25-23. Pagdating ng set 2, mga kaibigan, dito nagkaroon ng konting pagbabago no ang Alas Pilipinas natin. Maganda and so far consistent po ang mga set na binibitawan ni Gia Morado para sa spikers ng ating team. So nakita nyo, lumakas ang offense at depensa dito ng Alas Pilipinas. So nahihirapan din kahit papaano itong Vietnam, mga kaibigan. Nagkakaroon din po sila ng mga error. So sinamantala po yun ng Alas Pilipinas natin at nakuha nila yung pagkapanalo dito sa set 2 sa score nga po na 20-25. Sa set 3 naman, mga kaibigan, dito kung papaano nyo nakita no yung sistema ng Alas Pilipinas sa set 2, ginawa nila dito sa set 3. Pero nakita naman natin hindi kasi nagkakaroon ng maayos na rotasyon ng mga player. Eto nga pong si De Brito, mga kaibigan, yan ang sakit niya, mga kaibigan. Hindi niya pinapalaro, mga kaibigan, yung magagaling na player ng Alas Pilipinas na kabench lamang. Dapat nga po tulad ni CC Rondina ay nagamit nung set 1 at nung set 2. Hindi po kasi siya nagtitiwala kahit magagaling na player, hindi naman kasi niya napapanood yung mga highlights. So pagdating, mga kaibigan, ito sa set 4, very intense and crucial po talaga yung naging laban. Hindi po nagkakalayo ng score no, talagang pantay lamang. Middle po kalagitnaan itong set 4, mga kaibigan. Nakita naman natin kung papaano talaga kahabol no or nakahabol itong Vietnam dito sa Alas Pilipinas natin at unpredictable po talaga yung nangyari. But so far maganda ang pinakita ng Alas Pilipinas natin. Medyo may mga pagkukulang lamang na dapat ayusin doon sa rotasyon ng mga player. Dapat nabigyan din ng playing time no, mas mahaba yung magagaling na player na alam naman natin may ibubuga sa mga international game, mga kaibigan no. Congratulations pa rin sa Alas Pilipinas natin dahil napakaganda ng kanilang performance na ipinakita nga po sa kanilang unang laban dito no sa Bili kontra sa kupunan ng Vietnam. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.